po, kumusta po kayo dyan? Si Ariel po ulit. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan palagi. Stay safe po. Mahirap po magkasakit sa panahon po ngayon, lalo na po yung pong kumakalat na COVID po. Ingat-ingat po kayo. Ang sasabihin ko po ngayon, ang continuation po nung nakaraan po na mga discarding po ng mga Pilipino dito po sa Winnipeg, Canada, mga Pinoy po na gumagawa po ng pagkakaperahan, extra money para po sa mga tinutulungan po nila sa Philippines, sa Pinas po, o iba po pong mga kamag-anak po nila, o kaya po, pandagdag po ng para po sa pandagdag po ng panggastos po nila, ganun po. Dito, kung sa Pinas po, meron pong 5-6, dito po meron din. May mga gumagawa po niya dito. Yung kasama ko po dati sa trabaho, dalawa po sila. Nagsasanib pwersa po sila, tapos may pinapautang po sila. 1,000 po. Ganun po. Kaya po kung nagpautang po sila sa 1,000, ang balik po ay 1,200. Ganun po. Para po sa atin po, sa atin po talaga pong 5-6, di po ba? Meron din pong gumagawa din po dito. Isa po pong paraan po, yung pong pagbabantay po ng mga bata. Kasi po, yung mga magulang po, papasok po sa trabaho. Kaya po, wala po mapag-iiwanan po ng mga anak nila. Minsan po, iwanan lang po sa inyo, isang oras, dalawang oras, apat na oras, depende po sa usapan niyo po. Tapos po, pagdarating po yung susundo po ng bata, kunyari po, yung asawa po nila, o kaya po yung kapatid nila, ganun po. Minsan po yata parang 40 to 50 dollars isang linggo. Depende po sa usapan. Palagay niyo po sa ang binabantayan po is, yung kakilala ko nga po, dyan po sa may Adson po, binabantayan po na niya ata nun, hindi ko matanda kung 8 o 10 po, ang dami po, di po ba? Siguro po, kung sa isang bata po, 50, sa isang linggo, so kung 10 bata po yun, di 500 po, isang linggo lang po, di po ba? Paano po kung 2 linggo? Di may 1,000 ka po, ganun po. Nga lang po, pag may nangyari po sa bata, cargo niyo po yan. Kunyari po, nag-away. O kaya po, nalaglag o nadulas. O, kasi maliligot po yan, mga maliliit po. Minsan po, baby pa lang eh. Baby pa na. Iniiwan po sa inyo. Mga wala pa isang taon. Ganun po. Kaya po, mahirap din po. Pero, marami pong gumagawa po niyan dito. Babysitting po. Ang tawag po dyan dito. Ganyan din po sa atin. Di po ba? Marami pong gumagawa po niyan dito at pinagkakapirahan po yan dito. Marami po. Isa pa po, at saka depende po sa oras po, kung ilang oras po ba papantayan, ilang araw. Depende po sa usapan nyo, marami pong gumagawa ng ganyan po dito. Meron pa po, yung nag-deliver po ng dyaryo. Para po sa atin, mga newspaper delivery boy. Boys, dito po, yung kasama ko po dati sa trabaho, si pare, pare Chris. Kwento ko lang ha. Kung parin po yan, napakabait po niyan. Dati po, nag-deliver po siya ng dyaryo. Sabi niya, pare, dati namumblema kasi kung wala pang bayan na ganito, ng ganyan, papadala ko sa amin, ganun-ganun. Tapos, may nag-ano po sa kanya na mag-deliver po ng dyaryo, may nagsabi po sa kanya, yun po, at nag-deliver po siya ng dyaryo. Kaso po, ang pasok po namin nun eh. Para pong 3:30 hanggang sabi po yata kami, 11:30, gano'n po, matagal po yung mga 10 years ago po. More than that. Tapos po, nangyari po, 3:30 dapat po, nandoon ka na po sa pagpipigapan niyo po ng mga dyaryo. Winnipeg Sun po yata yun. Maraming po mga newspaper na companies po na nagaganyan po. Dito po, sa Winnipeg. At ang pagkakaalam ko po, para pong Winnipeg Sun po siya nagpipigap po. 3:30, nandoon ka na po, nakapila ka na. Tapos kukunin nyo na po yung mga i-deliver nyo. Depende po, minsan po, 100 newspapers, minsan 150 newspapers, 150 o 100, ibig sabihin 100 houses po, kaya 150 houses, ganun po. Kumikita po yata sila ng, depende po kung ilang pong bahay po i-deliver po nila na newspapers. Kumikita po yata ng 250 o halos 500, 2 weeks, o more than that po, depende po. Ganun po. Minsan nga po, sabi niya po sa akin, pare, ba't di mo subukan? Kasi po, nung time lang, medyo gipit din po ako. Excuse me. Sabi niya, pare, ba't di mo tulungan? Ba't di mo itry? Malay mo, magustuhan mo, ganun. Di sabi ko, sige nga, try ko nga. Di sabi ko,
Try ko muna mamayang gabi, sabi ko sa kanya. Tapos gumising po ako, siguro po mga alas 3 gising na po ako. Galing po ako sa trabaho, kami sa trabaho, alas 12 po umuwi po namin o 11:30, hindi ko na po matandaan. Tapos po, patutulog ka lang 2 oras, minsan baka wala pa. Tapos gigising ka ng ganung oras, di po ba, alas 3. Kasi 3:30 dapat po nandoon ka po sa ano po, sa Winnipeg Sun. Sabi ko nga po nagising nga po ako alas 3, tapos sumilip po ako sa bintana. Naku, sabi ko, ang lakas po ng snow. Winter time po noon eh. Sabi ko, naku, hindi ako makakaano doon. Taas po ng snow eh. Saka first time ko po, napakadilim po sa labas. Kaya tumawag po sa kumpare ko, pare, hindi ako makakapunta. Sabi ko, masyadong ano, ang lakas ng snow, saka ang dilim sa labas. Mahirapan ako, natawa nga po siya, sabi niya. Di ba, ako na lang magtutuloy, sabi niya. Tapos siya na lang po nagpunta. Ganun po. Kundi naman po newspapers, mga flyers po, ayan, na-try ko po, nasubukan po yung dati, flyers, nagde-deliver po, pag Thursday, saka po pag Sunday, kasi po yung kapitbahay po namin dati, si Mr. Rockin po, is, nakikita po sila ba? Sabi ko, may madal sila mga flyers, ganun-ganun, tapos nagde-deliver po sila sa area po namin, tapos po, pamilya po sila, 3 anak po niya, saka siya po, minsan po yata, pati asawa niya, kasama niya rin. Siguro pa pag Sunday po yun. Kasi po 2 beses po mag-deliver po sa isang linggo. Di sabi ko, kinausap ko po siya. Sabi ko, kaibigan, baka pwede mo naman ang tulungan dyan. Bigyan mo naman ako ng ganyan, no? Racket mo. Sabi niya, sige. Bigay po niya sa akin yung number. Tapos po, tinawagan ko po. Sabi ko nga po, gusto po mag-deliver po ng flyers. And on time po, may problema po ako sa pera po. May dapat pong bayaran na medyo kapos po. Di ganun po nangyari. After a week po yata, or not even a week, sabi, dumiting po yung mga flyers po na di-deliver ko. Binigay po sa akin is na parang pagkakaalam ko po, parang mga 90 or 93 flyers. Bali 92 or 93 houses po yun. Ganun po. Tapos po, pag Sunday po, is mas marami po pag Sunday. Misa po, 120 flyers. That means 120 houses. Ganun po. Marami po nagagawa po niya dito. Magdi-deliver naman po kayo sa area niyo po. Kaya po, hindi na po kayo lalayo. Ang ginagawa po niyo po is, pagkagaling po sa ng part-time ko po, pag-uwi ko po, gagawin ko na po yun. Mga 1 oras o more than that. Nagmamadali po ako. Di, tapos po, pagkataas po nun, susundog po po na ako. Tapos po, pagkasundo ko po, papasok naman po sa full-time ko. Ganun po. Di kamamadali ko nga po minsan. Ang nangyari nga po is hindi ko na po na-deliver po yung iba. Siguro po marami pa po yung mga natira po, siguro mga 30 o more than that. Kasi po is na late po ako ng uwi po dahil po sa busy po sa part-time ko po. Di sabi ko, nako, paano pa 'to? Hindi ko matatapos 'to, sabi ko. Di hindi ko na maano. So hindi ko na po na-deliver po yung hindi po sa trunk po sa kotse ko po. Di pagdating po nung Sunday, nakompleto ko po kasi kasama ko naman po ang 2 anak ko, asawa ko, saka ako. Nag-deliver po kami ng flyers po, nag-drop off po kami. Ganun po. Di, nasunod na linggo nga po, sabi ko, may dumating po sulat po sa akin, nakasulat po doon sa ibabaw po ng mga flyers, sabi niya. Ba't hindi ko daw po diniliver ng bahay na ganito, ganyan-ganyan, dapat daw po is di-deliver ko po lahat, i-drop ko po yung mga flyers. Pero hindi ko po sinabi kung bakit, ano po ang dahilan, ba't di ko po na-deliver. Di, yung time na po yun, magdadrop po ako ng mga flyers po. Kamamadali ko po, naku, nadampot ko po yung luma. Naku, grabe. Sabi ko, di, nagmamadali po ako, no. Di, pagbalik ko po ng sakyan, pagtingin ko po, sabi ba, ito yung bago, sabi ko. Hindi ko pala na-deliver, yung luma pala na-deliver ko. Lang naman bawiin ko pa. Wala na akong time. Sabi ko, naku, bayaan mo na. Sabi ko, ganun sa isip ko. Tsak, pagagalitan na naman ako nito. Pero wala naman po dapat yung sulat. Siguro po, wala na po nagreklamo. But, ganun. Minsan naman po, pag hindi po natapos, marami pong gumagawa po niya dito. Minsan makikita niyo po sa mga garbage bins. Yung malalaking garbage bins po sa mga tinda-tindaan. But, ganun. Kaya sa basurahan po nila. Makikita niyo po, may mga flyers po doon. Dami, nagkalat. Sabi ko, minsan nga po nangyari, hindi ko po natapos po talaga, hindi ko po naubos kasi po late po nakauwi, ganun. Tinapong ko na lang po, wala po akong magagawa. Sabi ko, kasi tamba ko sa kotse ko to, ano yung ko to, sabi ko, hindi ko naman kailangan to. Hindi naman para ipunan mo yan, para ibenta mo.
kagaya po sa atin na tinitimbang po ba? Di po ba? Tapos po ibibenta, gagawin pera, di po ba? Di sabi ko, naku, tinapong po, dami. Eh wala, no choice nga po. Nakakatawang, nakakaano nga po. Nakakapanghinayak, pero wala po akong magawa, di po ba? Ganun po, isang bagay po yun na ginagawa po ng marami po mga Pilipino po dito. Isa lang po ako, na nagaganyan po ako dati. Okay lang po kung summer niyo po gagawin. Pero pag winter po, naku, napakahirap po. Lalo na po, nag-drive po kayo, madulas. Tapos po, is madilim. Ganun po, mahirap po. Pag summer po, wala pong problema. Kasi kahit po alas 5 pa lang, 5:30, maliwanag pa po eh. Maliwanag na po, ganun po. Kaya po, okay. Isa pa po mga ano po dito ng mga Pilipino, mga house renovations. Yeah, marami po nagagawa po niya dito, mga carpenter. Carpentero. Ito po yung basement po namin. Nagawa po nito yung kaibigan po namin, si Omar. Paring Omar, kumusta ka dyan? Napakabait po niya. Sa kamura lang po maningil niyan. Okay na okay po yan. Siya po nagawa po nito. Ginawa po niya yun, parang springtime po yata yun eh. Ganun po. Minsan po, malaki po katipiran po niya. Kasi po, kung paggagawa niyo po sa builder, pag nagpagawa po kayo ng bahay, tapos po, paggagawa niyo po ang basement, eh malaki po ang babayaran. Siguro po, nasa, depende po kung papag-style po paggagawa sa basement, kung ano-ano pong palalagay niyo po, baka po umabot po ng mga 30,000 o maybe 22, between 20 to 30,000, ganun po. Ang nagiging ano po, depende po sa laki po ng bahay niyo eh, ganun po. Pero pag paggagawa niyo po sa mga Pilipino po na nagagawa-gawa po ganyan, halos kalahati po matitipid niyo po. Siguro po eh, sa wala pa pong 15,000, gawa na po ang basement niyo. Oh, depende po sa laki po ng bahay sa papalagay niyo po. Ganun po. Kaso po matagal kasi po pag-uwi po, gagawin po nila 'yon. Paggagaling po nila ng paglabas po nila ng trabaho po nila. Tapos iba po ang kasama nila, hindi pwede. Iba po, darating late po. Ilang oras lang po gagawin? 2 oras, 3 oras. Tapos eh papakainin niyo, siyempre nakakahiya naman. Ganun po tayo mga Pilipino, di po ba? Pag mga kapwa natin Pilipino, hatiran natin, bibigyan natin ng pagkain, ng pang snack man lang, kahit pizza, o kaya po, kung gusto nila kanin, magkakanin, eh, di, bilhin nyo po ng tapsilo, ganun-ganun po. Kagasta rin po kayo, pero mababait naman po, marami naman po gumagawa po ng ganyan po. Minsan po, gagawa lang po sila, weekend, minsan po, 5 sila, minsan po, 2 lang sila. Kaya po matagal po, ito po, inabot po yata ng parang 2 buwan po yata, o more than that. Naku, talaga pong anong gulo-gulo po dito sa basement po dati, ganun po. Eh kasi nga po, hindi po sila naka, isa po, hindi po sila kompleto, ganun po. Pero malaki po matitipid niyo po. Marami pong gumagawa ganyan po mga Pilipino po dito. Marami rin po yung mga mekaniko dito po. Yung mekaniko ko dyan, dito po, si Ren, napakabait po niya na tao. At murang-mura lang po si Miguel yan. Madali pong kausap. Tawagan niyo lang po, sabi ko, pare, may problema yung ano ko eh. Kasi po dati wala pa akong mekaniko, kung saan-saan po ako nagpapagawa. Pag sa Toyota ko rin po dadalhin. Sa dealer. Naku po, napakamahal po. Ang laki po ng singit. Kasi po, ibabayaran niyo po ng labor. Siguro, palagay niyo po, ang parts po is 200. Maliit na bagay lang, maliit na parts lang po yun ha. Tapos po, labor, 200 din. Kasi depende po sa oras, may binibilang po nila. Tapos po, yung tax po. Eh, kulang 500, maliit na ano lang pong papalitan nila o ganun-ganun. Pinapatagal po siguro, ha? Hindi po natin alam. Eh, kung may kilala po kay mekaniko, may nagbigay po sa akin ng mekaniko. Si Lem po, yung kaibigan ko po sa dati pong trabaho. Thank you, parin Lem. Ganun po. Tumawag lang po ako. Sabi ko, parin, may problema yung sakyan po. Ganun-ganun. Sabi niya, dali mo rito. Tapos titignan niya po, hindi na po kayo para mag-antay. Kasi po, by appointment din po. Kasi marami din po nagpapagawa po sa kanya. Tapos po, yes. Napakabilis po gumawa. Sandali lang po, hindi po kayo mainip. Saka hindi na po kayo mag-aantay kasi pag dinarin po sa Toyota o sa Honda o sa Nissan, eh pag ano, mag-aantay pa po kayo, pila, ang tagal. Eh sayang po ang oras, di po ba? Tapos ito po, mura pa, wala pang tax. Kaya marami po nagagawa po ng mga ganyan dito. Yung iba po is ayaw na po magpagawa. Nag-aaral po magawa-gawa, mag-buting-ting, ganun po. Eh nakakatipid po sila. Tapos po, pag marunong na po sila, sila na po mismo nagagawa po ng mga sakit po ng mga kaibigan nila o mga kakilala o ni-refer po, yun po. Nagkakapera po sila. Isang bagay, ginagawa lang po nila sa base, sa ano po, sa garahe po nila. O kaya pupunta po sila sa bahay nyo, titignan po, sa garahe nyo po gagawin niya, ganun po. Change oil,
papalit ng kung ano-ano. Marami po, marami. Para pong nasa kasa rin po, ganun po ginagawa po nila. Mga Pilipino, marami pong gumagawa ng ganyan po dito. Isa pa po, yung mga repair-repairals po, yan. Tulad po, nag-repair po ako sa kaibigan ko, sa kasama ko po sa trabaho, sa Honda, mga repairals. May repairal fee po yan. Dito po, ang ano po, $100 po. Pag-repair po kayo ng 10, edi may 1,000 po kayo. Kaya marami pong Pilipino nangungulit po. Sabi, pare, dali mo yung sakyan mo kaya ano. Ah, palitan mo na yung sakyan mo, kaya ano ko na mag, ano, kumuha, ganyan-ganyan. Tapos sabihin pa, pare, baka gusto mo, yung mga iba po, wala pa sa sakyan. Kukulitin ka, pare, baka gusto mong kumuha sakyan. Samahan kita sa kaibigan ko. Napakabait nun. Pero, marami pong gumagamit, nagkakapera po. Pero sa best man, ko pa lang po nagawa, pero marami pong nagawa po niya dito mga Pilipino. Isang bagay rin po yan, para po magkapera. Para po madagdagan po income po nila. Dahil marami pong pinapalan sa Pinas. Siguro po, ipapagawa po ng bahay. May business, ganun po. Marami pong gumagamit, ganyan po dito. Meron pa po yung yung kaibigan ko po dati, isa po sa mga nagawa po dito, si Parang David. Sabi niya, pare, baka meron kang lumang ano dyan, ha? Mga appliances, o kaya mga lumang, mga basu-basura mo sa bahay, hindi mo maitapon. Marami. Ako na magtatapon yan. Pick-upin mo sa bahay mo. Meron kang pick-up truck, ganun po. Marami pong gumagawa po niyan dito eh. Tapos babayaran niyo po sila, kaysa po maabala po kayo, sa kamalayo rin po, sa south po yun eh. Sila na po ang gagawa. Eh, ginahawa po, pero magbabayad po kayo. Eh, isang bagay po yan na nagkakapera po sila, ganun po. Marami po mga style po mga discarding po ng mga Pilipino po rito sa Winnipeg. Meron pa po, nagbebenta po ng imputido sa trabaho po dati. Ah, kahit ngayon po, may nagbebenta po ng imputido. Ang ganyan po kalaki, siguro po mga 7 or 8 inches. Mga ganun po. $5 po ang isa. Ang sarap naman po talaga. Talaga po mo-order po kayo. Nakailang order na nga po ako eh. Saka marami po mo-order po sa kanya. Masarap po ang pagkakagawa niya po ng imbutido. Doon sa dati ka naman po ng trabaho, nagbebenta mo na po ng... Kasi taga Ilocos po yun eh. Nagbebenta po siya ng sukang Ilocos. Isang bote po. Siya na po, siya po nagtitimpla. Naku, bili naman po talaga. Isang bote po parang pagkakalab ko po $5 eh. Ang dahil po mo-order po sa kanya. Yun po ang ginagawa niyang diskarte para po magkapera naman. Pero hindi po kayo manghihinayang kasi po talaga pong masarap po ang suwang Ilocos na ginagawa po niya. Isa po pong mga diskarte mga may Pilipino po rito, mga Pinay po. Overtime. Iba po, wanto sawa po sa overtime. Ako po, grabe. Pagka lagpas mo ng 8 oras, times 1.5 na po yun. Isa po, nag-i-stay pa po iba ng 2 oras, 4 na oras. Pero po, malaking bagay, di po ba? Lalo po, pagdating po ng Saturday, 8 oras po yan. Misa po, 12 oras. E pag Saturday po, sa dating pong trabaho, first 4 hours po is times 1.5. After 4 hours, double time po yan. Kung kumikita po kayo ng 20, di meron ako po kayo na 35 sa isang oras, di po ba? Eh paano po paglagpas po ng 4 na oras? Eh di meron na po kayo na 30. Di po ba? Kada isang oras lagpas. Ano, 20, 35, 20. Kung makikita po ng 20, 40 po pala. Sorry po ha. 40. Ang laki po, di po ba? Eh minsan po, ang pasok, ang overtime po, umabot po ng 12 oras. Ang laking pera po niyan. Pag talaga pong, kung kumikita po kayo ng 1,500 in 2 weeks, minsan po, siswelo po kayo ng 3,000. Tanggal na po lahat ng taxes dito po kasi pag lumagpas po kayo ng 8 oras, ang laki po ng tax nyo eh. Kaya iba po, hindi po nagpapalagpas ng 8 oras na overtime sa isang linggo. Kasi po, pag lagpas po ng 8 oras, ang laki po ng tax. Napupunta na po sa mga... sa gobyerno kasi po nag-aano po yan ng mga ano po ng mga natives, mga pana po, nako po. Kaya katulira po ni ba, nako, yo kung mag-overtime, mapupunta lang sa mga pana, ganun. Sa bahay na lang ako. Marami pa nagsasalita po, nagsasabi po ng ganyan kasi nga po, totoo po, ang laki-laki po ng tax na kinakaltas. Pero dito naman po kasi libre po ang hospital po rito, dental, lahat po. Libre po yan.
Basta po regular po kayo nagtatrabaho, may insurance po kayo, libre po yan. Saka po pag resident po kayo ng Winnipeg. Kahit saan hospital po, libre po, gamot, lahat po. Kaya malaking bagay din po nandito po kayo sa Winnipeg, ganun po. Isa po mga ginagawa po ng iba is nagagawa po ng mga income tax. Yan po. Ngayon po, income tax season na po yan kasi po April 31 deadline. Magpapagawa nga po kami. Ang single po is 25, sa iba naman po 35, depende po eh. Bilang po kung isang tao po nagagawa. May pinagpapagawa po kami. Magkakapatid po yata ito, magkapamilya po, sa isang bahay po sila. Ang dahil po nagpapagawa po doon, may nagsabi lang po sa akin, si pare ko po, pareng Tonton niya po. Sabi niya, pare, ba't di ka na magpunta doon kayo, no? Mura lang. Noong time po yata, no? Parang 20 lang po yata. Pero ngayon po, hindi ko matanda ko, 25 o 27 na po ang singil po niya. Marami po nagpapagawa po doon. Biro niya po, kung isang araw po nagpagawa po, 10. Kung 25, may 250 na po, di po ba? Ang laking bagay po, di po ba? Pero, siyempre po, nagbabayad din po sila ng tax, ganun po. Part-time lang po yata nila yun kasi po may mga trabaho po yun eh. After work po yata, ginagawa po nila. Da-drop nyo lang po yung mga income tax nyo po, papers, tapos sila po bahala po. Ganun po. Tapos dito rin po dati, mayroon po mga... Nung bago po ako dito, bago pa po ako sa Winnipeg, usong-uso po dati po kasi yung mga... Nagbe-burn po ng CDs, BCDs, $5 po ang isa. Marami po akong napaburn po dati nun. Tapos eh, naisip ko po, sabi ko ba, bakit ang dami nagpapaburn? Sabi ko, mag-iipon nga ako. Ang hiram po ako. Marami po akong nahiraman. Maraming salamat sa mga nagpahiram sa akin. Ha? Tapos po, yung mga iba po, bumibili po ako. Naipon po, ang dami. Tapos gumawa po ako ng book po. Ando po yung mga listahan po ng mga artist, mga kanta po nila, mga BCDs. Nagbe-burn din po ako dati. Kumikita po ako ng 50 o minsan po 100, 1 linggo. Siguro tumagal din po mga ilang buwan po yun eh. Pero minsan naman po ilan-ilan lang, ganun po. Saka mga movies po, yung may binabagsak po ako dati, nire-rentahan po, kumikita lang po siguro mga ganti po, 50, 100. $2 lang po sinisingil ko sa kanya po, mas mataas po. Marami po nagagawa yung ganyan po yun dati. Malaking business po yan eh. Ng mga pagkakaperahan po dati. Pero nung nagkaroon na po ng karaoke machine po. Nagkaroon po ng karaoke machine. Ako, natigil na po yan. Tapos so, sa internet, marami po mga movie-movie. Hindi na po bawal na po mag-burn. Ganun po, hinuhuli na po. Sabay, dati naman po, bawal po talaga. Pero kasi mga Pilipino lang po naman kasi mga nag-uusap-usap to. Ganun, burn mo naman ako. Gawa mo naman akong ganito movie. Ganun. Kaya okay lang po dati pero ngayon po bawal po talaga po yan. Saka wala na po nagbe-burn po ngayon, wala na po. Isa po mga discarded po ng mga Pinoy, ito po mga fish, yung mga pickerels po. Dahil pag ito po, ito pong, pag summer po, kung dami pa mga pickerels po dito. Eh ang sarap po kasi niyan eh. Pero pag bibili po kayo pa sa mga supermarket, mahal po. Kaya po marami po mga Pilipino. May mga contact po sila mga pana, mga natives po, yung mga nakatira po dito, yung mga ano po, dito po sa Winnipeg. Dati po, meron po kaming, sinasamahan po yung biyan ako, sabihin ng biyan ako, Ariel, samahan mo naman ako dito sa ano, may pipick up tayo sa binayaran niya lang po ng 20, siguro po 4 piraso o 5 piraso eh, mura po yun. Tapos lulutuin po ng biyan ako, tapos bibigyan po kami, napakabait po yung bilang. Nay, namimiss kita. Nasa heaven na po yung bilang ko, napakabait po niya. Mahal na mahal ko po yan. Tapos po, marami po mga Pilipino, may mga contact po sila, mga natives, mga pana. Magkano lang po babayaran po nila. Babagsak po sa kanila yung mga isda. Tapos may benta po nila. Kasi po yung mga natives po rito is want to sawa po sila ng huli ng mga isda. Kahit ilang po kunin nila, wala pong problema. Hindi po sila huli. Pero pag mga Pilipino po, pag hindi po kayo natives, is parang 2 lang po yata o 4 na huli sa isang araw. Hindi po kayo pwede lumagpas doon kasi po huliin po kayo. Magbabayad po kayo. May penalty po. Ganun. Kaya yung mga pana po, mga natives po, dimidiscarte rin po sila. Kumukuha po sila marami. Tapos may binabagsakan po sila. Gumagawa rin po sila ng pera. Yan po ang mga dinagdag ko po na pagkakapiraan po ng mga
mga Pilipino, mga tao po dito, mga diskarte. Tayo po mga Pilipino, mga madidiskarte po tayo. Kaya po, maunlad po ang mga Pilipino. At nakakatulong po tayo sa mga kamagana-kamagana po natin sa Pinas, saka po dito po. Sana po ay nadagdagan po ang pagkakaalaman niyo po ng mga diskarte po ng mga Pilipino dito po sa Winnipeg. Maraming po salamat sa panonood niyo po. Sana po ay lagi po kayong mag-iingat at nasa mabuti po kayong kalagayan palagi. Bye po. Thank you po.